Okay, pala. Pag-ulo lang. So, mayong gabi o mayong adlaw ninyong tanan niya para ninyo mga Catholic Faith Defender o Bible Apostolate, padayon mo sa inyong paghatag sa inyong mga gifts, mga gasa, ngadto sa Ginoo niya dako kay nang ikatabang pagpaligon sa atong pagtuo. Kami mga pare, lipay kami sa inyong gihimo niya hinaton ta ang Ginoo mo bendisyon ninyo kanunay. Yon ang bahagi sa interview ni Bro Nikolai kay Father Siano taliwas sa bahagi ng homily niya na ginagamit ng Seventh-day Adventist. At maraming nag-react. At meron pang mga Katoliko na tinanggal nila ang salitang Father na nag-Siano lang. Parang pahiwating na nawalan sila ng respeto. Huwag naman ganun. No, yan ang pakiusap ko sa mga kapatid dating Katoliko. Mag-ingat lang tayo, lalo na sa Seventh-day Adventist, dahil sumusunod sila, yung mga bahagi lang sa pahayag ay pinag-chap-chap nila. Yun, ginagamit laban sa atin. Narinig ninyo si Father Siano, todo suporta sa Catholic Faith Defenders. At nag-blessing pa siya para sa apostolado ng Catholic Faith Defenders. Umuhatag ninyo o daghan pang mga kaigayunan sa pagpalambo sa inyo. So, yun. Malinaw yan na ang Diyos magbigay sana ninyo ng marami pang mga pagkakataon para tumibay. Nakatunan o sa inyong pagpuyo. So, sa mga natutunan at sa pamumuhay. Oh, dapat talaga yung natutunan natin, isabuhay natin. Yun naman ang nasa canon law, canon 229. Lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. At may necessity ba na kailangan ipinsa? Kung tingnan natin ang Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 80-81, paragraph 222, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Sa pagtulunan sa simbahan o sa atong Ginoo. God bless you. Keep up the holy works of God. So, malinaw yan. No, malinaw yan. Ang bahagi sa humili ni Father Siano na ginamit ng Seventh-day Adventist ito. Siging lalis ang mga litra por litra, lalis ang unsa nang na ang mga pizza, mga stilan. Ginagmay kayong butang, aron lang yun, ingnonta ng mga bright kaayo, maayo kaayo mo study o history, memorize, hapitan ng versikulos, Biblia, pero ang gugma sa usag-usa, nangawagtang na. Yan, pwedeng matamaan sa kaniyang pahayag yung palaging nakipagdebate na ang sa isip parang kalaban na ang ibang pananampalataya at nawala na ng pag-ibig sa kapwa, no, sa ibang pananampalataya. Pwedeng matamaan yan. Kaya nga, sabi ko na itong umili ni Father Siano, pwedeng gamitin nating challenge sa bawat isa, no, na isabuhay natin yung mga natutunan natin sa pananampalataya dahil ang napakagandang pakipaglaban sa pananampalataya natin ay ang pamumuhay sa ating natutunan. Okay, tuloy natin. Diba? Why kalainan sa mga Pharisees and scribes panahon ni Jesus? So, yung mga nag-comments na naghayag ng parang galit nila dahil sa humiling ito. Una, pwedeng matamaan kayo sa humili kung kayo ang namumuhay sa tinutukoy ni Father Siano. Halimbawa, totoo naman na merong mga CFD talaga na halos araw-araw nakipagdebate. Para bang buhay na nila ang pakipagdebate, meron. Pero, kahit pare, kinakalaban. Kahit mga kapwa CFD, kinakalaban at tinitira pa sa online.
At meron din mga CFD na dahil din nila matanggap yung desisyon sa CBCP, oh, nagdala ng CFD tungkol sa official na aral sa Gaday. Anong tawag nila kay Father Darwin? Tinawag nila Darwin. Anong tawag nila kay Father Abe? Tinawag lang nila na Abe. Darwin Abe. Anong tawag nila kay Father Frank? Oh, tinatawag lang nila na Frank. So nawala na ang Father. Iyon ay isang pagpakita ng palatandaan na wala talaga silang respeto. Kaya kung kayo na nagkukomento, tinanggal ninyo ang Father kay Father Ciano, so wala na kayong pagkakaiba sa ganyang mga CFD na halos araw-araw nakipagdebate, lalo na dyan sa Cebu, sa plaza. Meron dyan. Naalala ko tuloy yung national meeting namin sa board. May mga CFD na mahilig talaga halos araw-araw makipagdebate. So si Bro Ryan Mejeliano, ang ating CFD National President, nag-schedule na kami mag-grocery ang grupo. Abay, yung mahiling makipagdebate, yun talaga ang ina-assign ni Bro Ryan na mag-lead sa Rosary. Ayun na. Nagtanong na kung ano ang mystery, ano ang susunod. So, ibig sabihin, magaling lang makipagdebate, pero di nagro-rosary. Dahil kung nagro-rosary, alam niya kung ano ang sunod. Yeah? Yun ang challenge natin mga CFD, no? Na dapat isabuhay natin ang ating pananampalataya. So, yun, malinaw ang sabi ni Father at pagayag niya, suporta at blessing sa CFD. Okay. So, mayong gabi o mayong adlaw ninyong tanan niya para ninyo mga Catholic Faith Defender o Bible Apostolate, padayon mo sa inyong paghatag sa inyong mga gifts, mga gasa, ato sa Ginoo niya dako kay nang ikatabang pagpaligon sa atong pagtuo kami mga pare, lipay kami sa inyong gihimo niya hinautunta ang Ginoo mo bendisyon ninyo kanunay ug muhatag ninyo og daghan pang mga kahigayunan sa pagpalambo sa inyong nakatunan og sa inyong pagpuyo subay sa pagtulunan sa simbahan og sa atong Ginoo. God bless you. Keep up the holy works of God. Oh, siyon. Malinaw na yon mga kapatid, ha? Pero alam nyo, itong mga ibang sikta, tulad itong pastor na ito. Itong pastor na ito, sa Baptist ba ito, na pinalabas na nagkontrahan kami ni Father Darwin sa pahayag. Nako, talagang totoo mga kapatid yung sinasabi na ang common sense hindi common sa bawat isa. Bakit? Imagine, ha? Una, ang good news dito, nakikinig siya sa akin at kay Father Darwin. Pero may bad news. Dahil sa kanyang pakikinig, itong pastor na ito, hindi naghanap ng katotohanan. Naghanap siya kung ano ang pwedeng ipalabas niyang butas sa mga pahayag namin. At ang akala niya, naka-score na siya sa kanyang pinalabas. Pero nagiging kahiya-hiya ang resulta sa kanyang paggamit nito. Bakit? Ito mga kapatid. Sa kapare o CFD, wala. So, isa kapare at isang CFD, ako at si Father Darwin ang tinutukoy nitong pastor ng Baptist mga kapatid. Pagka sinagtanay. Hindi daw kami unawaan. So, merong pagsusuwagan. Patawa-tawa pa siya, oh. So, ang good news dito, nakikinig siya kay Father Darwin at sa akin. Ngunit, naghanap lang siya kung ano ang pwedeng butas. Ang akala niya, naka-score siya. Pero, may tama talaga. Okay, tuloy natin. Kung kanus anak so good, ang simbahang Katoliko. So, nagsusuwagan daw kami
sa mga taon kung kailan nagsimula ang Katoliko. Mali ka diyan, Pastor. Dahil si Father Darwin daw, ang binanggit ay 1,991 years old. Tama si Father Darwin. Tama si Father Darwin. Mali ba ako? Tama din ako. Bakit? Dahil ang tinutukoy ni Father Darwin ay ang Universal Church. Na kung tingnan natin ang The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ibig sabihin, mula sa taong 33 AD hanggang sa taon kung saan binanggit ni Father Darwin ang 1,991 years old, yon ang gulang ng simbahang Katoliko. Pero, bakit sinabi ko, bago lang tayo nagdiwang ng 500 years? Ang tinutukoy ko dyan, Pastor, for your information, ang pagiging Kristiyano sa Pilipinas. Kailan dumating ang Kristiyanismo sa Pilipinas? 1521, for your information. Kaya, bago lang nagdiwang ng 500 years, dahil sa 2021, yun ang 500 years of Christianity sa Pilipinas. Isip-isip naman, Pastor, ha? Pag may time. Okay, tuloy natin. Ang pari nagsulti na ingon ani ka taas ang katuigan sa... Sa din makaunawa ng Cebuano, si Father Darwin daw nagsabi na ganito kahaba ang taon. Simbahang Katoliko. Sa Simbahang Katoliko. Tama si Father Darwin. Dahil ang pinagbatayan niya, kailan nagsimula ang Simbahang Katoliko? Sa taong 33 AD. Na ang tinutukoy sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, 287, almost 2,000 years na. Sa pagsugod sa atong paminawon. Ang simbahan, 1,991 years old. Kusang simbahan? Ilang edad? So, muna yung niya, no? 1,991. So, dito niyo makita, mga kapatid, na yung mga pastor pala, nagsubaybay talaga sa amin. Pero, hindi para matuto. Naghanap lang siya kung ano ang pwedeng gawin na para makakita ng isyo na parang nagsusuwagan. Oh, at tuwang-tuwa siya. Ang akala niya, naka-score siya. Okay, tuloy natin. Years old na ang Simbahang Katoliko. Pero mga kaigsuunan. Oh, so sabi ni Father Darwin umano, 1,991 years old na ang Katoliko. Pero... Kanipong si FD. Oh, itong si FD, ako ang tinutukoy niya. Nga body-body sa pari. Wapod. Muragwa siya ma-orient. Muragwa siya ma-orient. Dahil, daw ako na-orient. Ikaw ang di na-orient, Pastor. Kawawa ang resulta mo. Nag-react ka agad. Research naman pang my time. Dahil, walang pagsusuwagan sa side namin ni Father Darwin. Ang tinutukoy ni Father Darwin, ang buong simbahang Katoliko na nagsimula sa taong 33 AD. Ang tinutukoy ko naman na bago lang nagdiwang ng 500 years old ang Kristyanismo, ang Pilipinas, mula sa taong 1521 hanggang taong 2021. Edi, 500 years old na dito sa Pilipinas. Ganon yan, Pastor, ganon yan. Tuloy natin. No? Kaya sa ingon niya, paminawa. Yan naman. Tungod kay naanata sa 500 years of Christianity bago lang ta nagsaulo. Oh, 500 years old atong utrohog paminaw. Nga naman. Oh, so, inulit pa niya. Sabi ko, bakit? Bago lang tayo nagdiwang ng 500 years of Christianity. Tungod kay naanata sa 500 years of Christianity bago lang ta nagsaulo. So, patawa-tawa pa si Pastor, oh. Ang lalim.
ang lalim ng unawa ni Pastor, no? Sana yun din kalalim ang utak ni Pastor. 100 years old. So, kamo na'y bahala kung kinsa inyong tuhan, ang pare. Oh, so, meron pa siyang sabi, kayo na ang bahala. Sino ang inyong paniniwalaan? Ang pare ba? O itong CFD? Akala niya, naka-score na si Pastor dito, no? Parang wala talagang comprehension. Tuloy natin. O ang CFD. Yan na lang, o mayong adlaw. Oh, yan lang o ano. Yan lang o ano. Sa susunod, Pastor, ha? Research ka naman. Pakinggan mo mabuti, ha? So, makita ninyo, mga kapatid, yung mga pastor talaga, sumusunod talaga sa amin ni Father Darwin. Pero, akala niya may pagsusuwagan. Kaya, sino daw ang dapat paniniwalaan sa amin? Kapwa kami dapat paniniwalaan. Bakit? Tama si Father Darwin. Sa taong binanggit niya na ang simbahang Katoliko ay ang tinutukoy niya mula sa taong 33 Anno Domini nang itatag ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 16:18 kago disoy lego hoti su iye Petrus kay ipitaw te Petra oy kudumi sa Monte Ecclesia 33 AD yan. Oh, so ngayon anong taon na tayo? 2024. Sa taong 2033, walang simbahan sa buong mundo na magdiwang ng ika-2,000 years na pagkatatag, kundi ang simbahang Katoliko lang sa taong 2033 yan. Pero ang tinutukoy ko, Pastor, for your information, ang pagdating sa Kristyanismo sa Pilipinas, taong 1521. Wala pang asiktang Lutheran dyan dahil ang 1522 pa natatag ang Lutheran Church. 1517, humihiwalay si Martin Luther. Oh. So, sa taong 1521, kaya nga, kung tignan natin ang aklat ni Gregorio Saide, Philippine History by Gregorio Saide, Philippine Edition, page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Klaro yan! Being founded by Jesus Christ in Palestine. So, kailan dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas? Taong 1521. So therefore, sa taong 2021, ika-500 years, yun ang tinutukoy ko dito sa Pilipinas sa pagdating ng Kristyanismo. At ang tinutukoy naman ni Father Darwin nang sinabi niya na 1,991 years old ang simbahan, sa taong yun na binanggit niya, simula sa taong 300 at taong 33 AD. Ganun yun po, Pastor, no? Oh. Kaya mga kapatid, mag-aral talaga tayo sa pananampalataya. Kitang-kita nyo naman kung ano ang mga sinasabi nito, mga pastor na ito. Okay? Mahilig talaga itong mga sulpot, mga kapatid, na gumagamit ng mga kapirasong pahayag. Oh, ayan. Dito sa blessing at suporta na inihiyag ni Father Shano sa CFD at Bible Apostolate. Butata na sila dito. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives.